Pamilyar ba sa'yo ang mga mukha nila? Nakita mo na ba sila? May malaking halagamang nakapatong sa kanilang mga ulo, marahil marami sa atin ang magdadalawang isip na makisali sa paghahanap sa kanila. Mababalitaan na lang natin na nahulog na sila sa kamay ng mga militar at pulis. Pero may mga detalyeng nanatiling sikreto. Gaya ng mga taong tahimik na nagtrabaho katulong ng mga otoridad. Sila ang mga kilabot ng mga wanted. Sila ang mga bounty hunter. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jeff. Hiniling niyang itago ang kanyang mukha. Dahil bilang bounty hunter, katulong siya ng mga pulis sa pagtugis sa mga nagtatagong kriminal. Sabi niya, 23 taon na niya itong ginagawa at hindi na mabilang ang mga wanted na natuntun niya. Actually, kinuha ako ng isang general na wala na siya eh. Malaki na tulong sa akin. Sabi niya sa akin, dito ka na lang sa akin. Sabi niya, sige. Nag-ano ko, dinalaga ako dito sa Krami. Sabi niya sa akin, gusto mong sumama ka sa warrant. Lahat ng warrant dyan na mga unsolved cases, kaya mo yan. Mula noon, nakarami na raw siya ng nahunting na kriminal na may patong sa ulo. Kay Katsu, yung sarali, yung asset kong ginamit ko. Binigyan nila ako. So, nagulat na lang ako, ating gabi, tumawag. Punta ka rito, may pera ka. Magkano? Binigay sa akin, 55, 50. Yung tanda ko. Tapos, doon sa 55, ay binigyan mo pa yung asset mo? Oo, binigyan ko pa. Mas malaking binigay ko sa kanya. RTO. Kasi siya naman nagbuo ng, ako lang ang nagbuo ng trabaho. Siya lang ang, siya talaga ang nandun. Siya ang contact namin. Magkano yung total reward? Alam mo? Half yata, 7. 7? 100, gano'n. Ah, 700. Tapos ano po ito sa'yo, 55 lang? Kasi marami din eh. Hindi naman actually naman mapupunta sa'yo. Kasi kawawa din ang trabaho ng pulis doon. So sa'yo okay lang yun? Okay lang. From 755 lang yun sa'yo? Okay lang yun. Kasi nakatulong ka na, nawala na yung salot ng lipunan. May pera ka. Taong 2011, nang mapas lang ang car dealer na si Venson Evangelista, ang sinasabing nasa likod ng krimen, ang kilabot na carjack gang na pinamumunuan noon ng Dominguez Brothers. Ang nakatulong ako kay ano, Dominguez Brother, nakatulong ako dun. Malaki, malaki. Kasi nag-umpisa kami dun sa, ano, sa cellphone lang. Tapos ginamit nila yung mga asset ko, matumbok. Yun na pinagpatuloy na nilang trabaho hanggang nakuha lang. Pero nagbigay naman sila, kaya pinamigay ko rin doon sa mga asset ko. Pero kulang talaga namang ano, yun dapat ang tutukan ng gobyerno. Ako pala si Jericho. Ako nga pala si James. Hindi raw madaling maghanap ng mga kriminal na nagtatago sa lungga. Minsan, titinda ako ng kunwari, timba o mga utensil sa bahay. Ayun, so minsan, delivery boy, minsan, titinda ng mga kung ano-ano. Ano pa? Yung mga disguise mo. Mayroon pa mong na, ano yung karamihan sulat. Doon kasi yan, yan. Ang sulat kasi, doon talaga sa ma-identify na siya. Na galing maang. May padala sa'yo. Dadala kami ng box na kung anong ano yan. Mga kung anong delivery. Nandiyan pa siya, no? Hindi, wala pa eh. Hindi siya kailangan mag-resubmit.
di ka po. Nasaan ba? Nasa trabaho pa. O sige, sabihin mo, babalik na lang ako. May pagkakataong hindi na malalaman ng publiko kung sino talaga ang nakatuntun sa salarin. Pero okay lang ba sa inyo na nakatago yung mukha mo, wala yung pangalan mo, iba ang sumisikat, halimbawa? Okay lang kasi masaya ako, nakatulong ako doon. Alam naman nila yan kung sino ako eh. Sa ngayon, masaya ako dahil mga pulis nagkaroon na ng pangil. May pangil, oo. Kaya lang dapat sa tamang lugar. Sa tamang ano. Kaya nga, sabi ko, namatay ng mga asit. Ba't ka naiiyak? Lala ko sila. Dapat ano, nakita ng tagumpay ngayon. Siyempre, buhay nila, hindi mananabigyan ng ano. Hindi nabigyan ng maayos na libing. So kaya sana nakita nila na yung pinaghirapan namin. Nakakulong na lahat. Kasi alam ko naman nagpapatay doon, puro drug lord. Bakit nga ba maraming nahuhumaling sa ganitong hanap buhay sa kabila ng panganib? Isa rito si Abner Afuang, dating pulis at dating miyembro ng National Bureau of Investigation. Arestado ka, Detective Afuang, Pulis Makati. Nagkaroon pa nga ng pelikula base sa buhay ni Afuang. Ang Afuang the Bounty Hunter. Ang pagiging bounty hunter, nakatulong daw sa pagpupundar ng negosyo at ilang ari-arian. Masasabi mo bang malaki din yung kita sa pagiging bounty hunter? Malaki dahil halos sa akin hindi umingi. Misan yung mga mayayaman, siguro hindi naman yung love of greed of money. Inalis ko yan eh. Siguro marunong ang Diyos. Pag tulad nung hinuli kong murder kay Sarong Blood, na malaman na nahuli. Yung mayayaman, misan ang bounty, 200, dinodoblin na. Ang binibigyan ko naman doon, yung abogado. Pero ang mga bounty hunter na nakausap namin, may mga banta raw sa kanilang buhay. Dito, pinanganak. Ang tatay ko, bankero. Katas ng bounty kung tawagin ni Abner Afuang ang kanyang naipundar na negosyo sa Pagsanghan, Laguna. Simula na magkaroon ng quarry dyan. Ang 72 anyos na dating police captain, hanggang ngayon, nanghahunting pa rin ng mga wanted. Bakit nga ho ba lumalapit pa sa inyo imbis na lumapit sa police? Mabuti, sa magandang NBI. Tanong yun. Dahil ako, kahit singkunduling, di ako nahingi. Pag tulad nung hinuli kong murder kay Sarong Blood, na malaman na nahuli. Yung mayayaman, misan ang bounty, 200, dinodoblin na. Ang binibigyan ko naman doon, yung abogado. Kumpara sa ibang bounty hunter, pamilyar sa marami si Afuang. Kahit kasi noong nasa serbisyo pa siya, madalas siyang laman ng balita. 2009, binuhusan niya ng tubig sa ulo si Hayden Ko sa kasagsagan ng investigasyon sa isang sex scandal. Pero ang dami ko nakakatabi. Kaya kayo si Afuang, si Abner? Hindi kilala yung mukha. Pero minsan, sanay ako sa follow-up. Hindi ako gumagawa ng asset. Minsan, hindi ako nagpapanggap na ako. Hindi, ako si architect. Baka meron mo kayong kenta. Sanay ako dyan. Specialty ko yan. Dami akong file. Siya lang daw ang humahanap, tsaka niya ipinapasa sa pulis. Nag-iba-iba kayo ng personality, ganun ho. Engineer. Engineer, lawyer. Ano pa? Lawyer. Architect.
Ano pa po? Kaya niyong i-assume the role? Ang tendency kasi ng isang pusakal na kriminal, o kahit hindi wanted, lilipat sa ibang bayan niyan, halimbawa Apuang. Papalitan yung pangalan Apuang. Abner Apuang ako eh. Inahuli ko sa taytay. Nagpalit. Pero human instinct yan. Pag tinawag mo akong Apuang, bigla, Apuang! Lilingon ka. Mm-hmm. Ay, hindi ako yan. Pinaposas ko na yan. Positive yun. Noong nasa serbisyo, dalawang beses nang nalagay sa alanganin ng buhay ni Apuang. Dito ako tinawag. Tsapa nyo. Tapos, tinamaan ho ito na ang bala. Bala, 45 yan. 45. Ang badge ko dito lagi. Save kayo ng badge nyo. Kaya lang, bumaon po, syempre, bumaon din. Ano maambos ako ng Alex Bocaya Brigade? Buti alam nyo. ABB ang bumanat sa akin. Ano nangyari? Nasira po ba yung buto? Kala nyo, disente. Hindi nga pwede magtupis. Buti ang kakita nyo. Berkeley, California ako nagpagamot. Ano po ginawa nila? Yung binahin ng bilado lang na ano po ginawa nila? Dinamita yun. Ngayong wala na sa pwesto, itinutuloy pa rin daw ni Afuang ang pagtugis sa mga wanted. One sec up, always sec up. Si Jeff, nakapagpundar na rin sa hinabahaba ng panahong ginugol bilang bounty hunter. Moto, sasakyan. Tapos, kainan. Tapos mayroon mga iba pa pautang. Pautang? May property ka na? Bahay. Sa probinsya. Dito sa ano, dito lang malapit sa atin. Dahil yan sa pagiging asset, pagiging bounty hunter. Naipong ko. Nung binibigay sa akin ng mga official, iniipong ko. Pero may banta rin sa buhay ni Jeff. Minsan, mayroong isang grupo nang tangka na sa akin. Pinapatay ako. Kailangan wala na rin. Yung dati, umuwi ako sa mga iba-iba. Iba-iba kasi ako. Pagka may danger, alam ko eh. Lalo sa pagmumotor, nalaman ko, sakyan. Pag alam ko na ano, ililiko ko yan o iibahin ko yung buhok. Delikadong trabaho man, ang mga bounty hunter tulad ni Jeff na aakit sa mataas na pabuya. Sinasabing nakatulong ang mga bounty hunter na matunto ng 4 sa 5 nasa listahan ng most wanted ng PNP. Nahuli si Retired General Jovito Palparan sa Santa Mesa nang itaas sa 2 million pesos ang patong sa kanyang ulo. Sina former Palawan Governor Joel Reyes at former Coron Palawan Mayor Mario Reyes, kapwa may 2 milyong pisong reward sa kanilang pagkahuli. Nag-offer din ang gobyerno ng 2 million pesos na reward sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng businessman na si Dalton Lee. Tanging si Ruben Eclayo Jr. na lamang ang natitira sa top 5 most wanted list ng PNP. May patong din na 2 million pesos sa kanyang ulo. Ang iba pang wanted ng PNP, may reward ng 500,000 hanggang 1.2 million pesos para sa kanilang pagkadakit. Si Police Superintendent Vicente Kabatingan ng Laguna PNP, kilala dahil sa pagtugis sa mga nagtatagong tao. Pero sabi niya, gumagamit ang pulisya ng tulong ng mga asset at bounty hunter. Kami sa kapulisan, may patrol pa kami.
May traffic pa kami, may investigation pa kami, may community relation pa kami. So sa dami naming hinahawakan. Kung wala akong i-create dyan na dedicated personnel para lang dyan sa most wanted, mahihirapan talaga. Kailangan maghanap tayo ng tao na may access ya doon. O kaya yung tao na kaya niyang mag-blend sa isang community na hindi naman siya mapansin. Pero may mga bounty hunter din na di lang kriminal ang hinahabol. Si Ramon Orbida, 30 taon ng bounty hunter. Ang tinututukan niya, mga tiwaling empleyado at kliyente ng mga pribadong kumpanya. 1 million is for any information leading to the arrest of Mr. Ronnie Dayan Ipaliso. Inanunsyo kamakailan, may 1,000,000 piso na reward ang sino mang makapagtuturo kay Ronnie Dayan, ang sinasabing dating nakarelasyon ni Senador Laila De Lima. Ipinakontempt kasi ito ng House of Representatives dahil sa hindi pagsipot sa mga hearing kaugnay sa bilibid drug trade. Ang pera mula raw sa ilang negosyante. Nang sumama kami kay Jeff sa kanyang pagsusurveillance kaugnay sa droga, isa ito sa aming napagkwentuhan. May tumawag sa akin na humingi ng tulong, mga pulis din, na kung pwede tulungan ko sila. Actually, kahapon ko na-receive tawag. Nasabi nila, baka may mga tao pa ako na sa mga ganitong lugar na posible daw na pinupuntahan ni Dayan. Gaya ni Jeff, bounty hunter din si Ramon Orbida. Ang kanyang trabaho, maghanap ng mga taong may warrant of arrest o kaya'y pagtunto ng mga ninakaw na gamit ng isang kumpanya o mga kliyenteng hindi nagbayad. Good afternoon. Mag-verify lang po ako. May ID kayo, sir. Meron. Hindi po ako complainant. Ako po yung may hawak ng kaso niyan. Pumura kayo, sir. I-check lang natin. May mga addresses sa Valle Verde na ginamit. Ganito, sir. Sa database po namin, wala pong negative po yung pangyari. As per dun sa information ng inyong hepe, meron lumabas dyan sa data ninyo, hindi ko alam sa data ninyo, junior o senior. Yan sir, may senior, may junior. Ano yung junior? Ano kaso? Yan po, yan itong attempted homicide sir. Attempted homicide yung imanas. Yung senior? Serious physical injury. Pero nakalagay dito sa record namin sir, dismissed noong 2007. Sa drugs, wala siya? Wala po sir. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Sa pagkakataong yon, bigo si Ramon sa paghahanap sa target. Pero okay lang daw yon. Sa pinanggalingan niyang lugar, magsisimula ako doon. Maghahanap ako kung meron siyang kamag-anak. Dito kasi sa bounty hunting, talagang tiyaga. Tiyaga. Kailangan mo yung minsan na nangyayari sa amin, mag-aantay ka, nasa loob ka lang ng sasakyan, mag-aantay ka ng 5 oras, hindi ka lumalabas sa sasakyan. Hindi mo alam na hinahanap ko yung relative mo o asawa mo, kung kapatid mo yun, hinahanap ko. Yung mga ganun bagay. O maghahanap ako ng kagalit niya. Yun yung isang maganda ron. Kasi yung kagalit niya, siyempre alam niyo yung naging istorya. Di ba? So yun yung makakakuha ka na rin ng maraming information. Sinasabing sa Pilipinas at Amerika lang pinapayagan ng mga bounty hunter. Meron ngang mga bounty hunter na katrabaho ng mga pulis. Si Police Superintendent Vicente Cabatingan, Chief of Police ng Los Baños Municipal Police Station, naniniwalang nakatutulong sa kanilang trabaho ang mga bounty hunter.
Madalas, intelligence agent na rin nila ang mga bounty hunter na ito. Pag yan, binigyan na ng reward, nagkakaroon ng disadvantage sa amin yan. Bakit? Lalong magtago. Lumalayo ng lumalayo kasi alam niya na may reward siya. Pero, ang advantage naman yan, sumisikip din yung mundo niya. Paliwanag ni Kabatingan, ang mga bounty hunter kasi nakakatutok sa paghahanap ng mga wanted, samantalang ang mga pulis maraming ibang trabaho. Sa part namin, as agent handler, yun, more on precaution din kami. Hindi basta-basta, kasi pag nandyan na, tawagan mo ganyan, okay, pwede mong hulihin yan. Kasi una-una, pinuprotektahan kasi may mga pamilya din po ito. Kawawa naman po, kasi ito naghahanap buhay lang itong mga bounty hunter na ito. In Barangay Gutalak, Zamboanga del Norte, Salam carries a reward of 1.1 million pesos. Galing sa intelligence fund ng kanilang opisina ang perang ibinibigay nila sa mga bounty hunter at agent. Meron din namang reward money na galing mismo sa gobyerno. Usually naman ma'am, yung pagbibigay po ng reward ma'am, manggaling po sa PNP. Kami po ang magsasubmit ng case folder niyan. Kami po ang mag-recommend na magkaroon ng reward para mapadaling mahuli ito. So bibigyan sila ng corresponding reward. So may 30,000, 90,000, 80,000, depende sa gravity. Yung pag-abot naman doon sa ano, pag-release naman ng pera na what is due for them, sila na pong bahala doon kung saan, kung sino ang dapat nilang bigyan pa. So kami po, isang tao lang kausap namin. Kung ano ang darapat sa kanila, ibinibigay talaga natin. Sa amin sa partner, iniwan ko lang sa iba, wala pa kaming napansin dyan na ganun. Kasi una-una, mga matatagal na nating hawak yung tao na yan. Yun nga sinabi ko sa inyo, nakagraduate na yung mga anak nila, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho nila. Yun pong konsepto ng bounty hunter. Si Edward, bounty hunter at agent mula pa noong 1983, pinagpapasalamat naman ng aniyay magandang trato ng mga pulis. Naging source of income ko na siya. Uh-uh. At nasa isip ko, wala naman ako sinasagasa ang tao. Kung tutusin, nakakatulong pa ako. Malaking tulong sa pamilya, kahit pa mapanganib at mahirap ang kanyang hanap buhay. Titinda ho ako ng asin, namimili. Namimili ako ng asin bote. May tulak-tulak ako kami doon. Titinda ako ng DVD, bali ng DVD. Namimili ako ng sirang relo. Oo. Minsan, naghahanap ako kunwari ng bahay. Nagsasama ako ng isang babae. Dati ng usap-usapan na nakikihati umano ang mga otoridad sa pabuya para sa pagkahuli ng mga wanted. Pag nalaman ng pulis na may bounty, hindi papayag sila na hindi sila kahati. Kasi kung gagawin nila, kukontakin nila yung kung sino man yung complainant o kung sino man yung nagpapahuli. So ang mangyayari doon, halimbawa, dalawang pulis yung kasama ko, di tatlo kami. Divide by four, kasi kasama yung hepe. Kaya divide by four. Doon ma'am, siya hati-hati sa isang unit na yun. Maghati yan. Magkakaroon ng picture na tinatawag. Ano yung picture? Yun nga ma'am, pera. Ah. Pipicturean kita. Bibigyan ka ng pera. Ah, bibigyan ka ng pera. Yun ang tawag doon, kalakaran ng tawag doon, picture. Pero ayos lang daw ito, ayon kay Jeff. Kulang ang intelligence pa ng pulis. Maraming magagaling magtrabaho. Wala lang talaga, kulang ang pera. Kasi sweldo kulang. Baon sila sa loob. Utang kasi. Yun ako pinapaaral. Sinamahan namin si Jeff sa pagsusurveillance ng isang taong sangkot sa illegal na droga. Maingat itong isinagawa ni Jeff isang gabi para tiktikan ang matagal na niyang target. Sa trabahong ito, bawal ang mainipin. Iniikutan na namin matagal yan. Bali ito, ano to siya, Nobel to. Dito dati ang bahay niya, pero nakikita siya na nandyan siya lagi. And binabalikan namin yan. Eh, siyempre, maraming mata, kaya hindi namin makukuha. Pero
Tinatsagaan namin na makuha siya. Titingnan natin lugar kung nandun pa siya. Nung gabing yon, pihadong may iba pang bounty hunter na nagpupuya para sa mailap na hinahanap. Nananatiling gising habang marami ang nahihimbing. Marami sa kanila, hindi na natin makikita ang mukha. Hindi na natin maririnig ang pangalan. At hindi na makikilala. Sila ang mga kilabot na mga wanted. Sila ang mga bounty hunter. Maganda gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.